Magandang araw po, kaibigan. Tips natin ngayon, kung nagkaroon ng COVID o ibang sakit, anong gagawin sa bahay? Huwag muna tayo matatakot. Sundin lang natin yung mga payo dito. Marami din po akong ibang videos tungkol dito, pero ito ang latest natin. So, ang makaka-stay sa bahay, basta may lagnat, tapos pag nagpa-check ng COVID, positive o hindi, siyempre, baka wala naman kayong pera pang pa-check. Pag mild lang ang sintomas, kaya nyo, hindi nyo kailangan ng oxygen, pwede sa bahay. Konsulta lang sa doktor, pwedeng online. Pag ganito ang sintomas, hirap na huminga. Hirap huminga. Yung oxygen sa katawan, mababa na sa 94, 93, 92 na lang yung oxygen. Hirap na huminga, kailangan na magpa-check up. Kung mild ang sintomas, kailangan din naman magpa-check up. Pero yan, kakayanin pa sa bahay kasi nga puno po ang ospital. Ito ang sintomas ng COVID na Delta variant na to. Kasama na. Pakita natin, Dok Lisa. Mas masakit ang ulo nila. May sore throat, pwedeng sinisipon. Kala mo, trangkaso lang, inuubo. Tapos, may lagnat. Ngayon, ang pagkakaiba po dito, kung kayo ay bakunado na, vaccinated, di ba? Pwede pa rin naman tayo tamaan ng COVID, pero mild ang sintomas. Pag bakunado na tayo, usually wala ng fever o konting-konting lagnat. Pero kung di pa po kayo nagpapabakuna, mataas yung lagnat. Mas nagiging serious yung sakit. Kaya mas advice po natin, mas panalo tayo kung magpapabakuna. Add ko lang po, bago tayo tumuloy, papasalamat lang ako sa Pascual Lab kasi marami kaming na-donate. Ito po, marami na-donate silang vitamins at gamot, hiningi ko sa kanila. Yan po, sa iba't ibang lugar. For transparency lang, itong mga dinonate nila, lahat na mga vitamins at mga ito, may fiber pa sila. Ito ang ginastos nila, 2.8 million worth ang binigay nila sa mga lugar na to. Anong kapalit? Ito lang po kapalit. Batiin ko lang daw. 75 anniversary Pascual Lab. Kasi ito yung anniversary nila eh. So, good luck po sa Pascual. Sana dumami pa kayo at sana marami pa kayong mura at epektibong vitamins at gamot. Okay? Balik tayo sa COVID. Ito po. Ano ang support natin for mild treatment? Pakita natin, Dok Lisa. Pag may lagnat kayo, lagnat, syempre punas-punas, pwede ang paracetamol, 500 milligrams, mga 4 times a day o pwede every 4 hours pag mataas sa 37.8 ang lagnat. Pag may sipon, pwede rin itong mga gamot pero ako hindi ko gano'y na-advise. Oo. Minsan nagpa-palpitate ako dito. Sa sipon, meron akong home remedy. Sa ubo, pwedeng mga gamot sa ubo pero ito mas preferred ng pulmonologist. And acetylcysteine, re-reseta yan ng doktor. Pag ang ubo ay dry cough, minsan binibigyan ng butamirate citrate, sinikod yan eh. Sa sore throat, ito po, proven to, kahit walang COVID, may COVID, povidone, iodine, ito yung generic, gargle. Napapatay niya yung bacteria sa lalamunan. Kung sumasakit ang tiyan, parang may ulcer, gusto ko saging at tubig eh. Pero kung gusto nyo raniti din, okay din naman. Pero sa akin, saging, tubig, very effective. Kung nagtatae, papakita ko mamaya kung ano ibibigay. Ha? So ito yung mga reseta na bibigay sa inyo ng doktor. Over the counter to. Sa ubo, sa lagnat, at yung povidone iodine, I think over the counter siya. Sa sipon, ang pinaka home remedy, uminom ng mainit na tsaa, salabat, pwede lagyan konting honey, basta maraming tubig, chicken soup, pwede rin yan, sa sipon. Okay? May tulong po yan. Okay? Ito mga home remedies natin, maraming liquids. Kung nagtatae, maraming may COVID, nagtatae. Sabi, nagtatae ako, Dok, eh. Pero pag na swab test, nagpa-positive kasi sintomas din siya. Eh. So, pag nagtatae, COVID o non-COVID, ito ang gamutan natin, saging, brat diet, saging, banana, rice, apple, ito apple yan, tea, toast, bread, pwede rin yan. Yung mga simpleng pagkain lang para maging mas formed ang tiyan. Yung dumi natin mula sa... Ang diarrhea, pag nagtatae po kayo, ito,
Pag nagtatai kayo, pwede rin ang oral rehydrating solution. May nabibili ito sa mga generic. Ito yung mga laman nyo. May sodium, potassium, glucose, maganda to. Pero kung gusto nyo home remedy, wala kayo nito, wala kayong pambili, pwede pong ganito na lang. Isang basong tubig sa nagtatai. Gawin na lang natin 2 teaspoons. Gawin natin 2 teaspoons of sugar, konting-konting asin, halo-halo, inumin. So, bawat sa pagtatae, pag dumumi kayo ng 1 beses, 2 beses, inom kayo 2 baso nito. Mapapalitan yung nawala. Pero itong mga nabibili, maganda rin po to. Tubig po, napakahalaga. Ha? Basta inom lang na inom ng tubig. Kapag na-stress, tubig. Sa COVID, kailangan mo talaga tubig. Hydrated ka. Ayaw mo masira yung kidneys. Gusto mo maraming tubig. Lumuwag yung plema. Malaking tulong to. Mga 12 glasses a day, 3 litro sa isang araw. Ito po, pakita natin. Ito, maganda to eh. Tuloy, gawa to ng Medical City eh. So, ang gamutan to sa COVID, meron tayong gamutan na hindi gumagamit ng gamot. Non-pharmacologic, di ba? Ito yung treatment. Oxygen, binibigay din. Meron din self-proning. Sa ibang video, tinuturo ko. Meron, tuturuan kayo ng doktor yung pagdapa. Minsan pagdapa, mas nakakahinga. Deep breathing exercise, napakahalaga. Inhale ng dahan-dahan, pigil hininga ng 5 segundo, at exhale. Gawin ito maraming beses, mga sa loob ng 2 minuto, every hour. Okay? Ito napakahalaga, rest at tulog. Napakahalaga, pagkain at tubig. Rest, sleep, pagkain, tubig, gagaling kayo sa COVID. Okay? Tapos, ito po, inhale, exhale. Kasi ang sinisira ng COVID yung baga natin, di ba? So baga, baka sinira 30%, 40%. So pag huminga tayo malalim, pilit, pigil, exhale. Yung mga parte ng lungs natin na sarado, mas nag-expand siya. Parang lobo ba? Yung imbis na mahina yung pag-expand ng rubber band o balloon, pinipilit mo mag-expand. Pigil, exhale. Tapos lagi ko nga tinuturo sa mga may COVID, pag i-inhale, gamitin ang tiyan. Ha? Lalaki ang tiyan. Tingnan mo ito. Hihinga ko. Doc Lisa. Hinga malalim. Malaki tiyan ko. Exhale. Paghinga, dapat lumaki yung tiyan. Bakit? Ito po. Abdominal breathing. Pag lumalaki ang tiyan, bababa ang diaphragm, ang laki ng lungs. Malaki hatak ng hangin, pag tiyan, makikita nyo yan. Pag chinek nyo ang pulse oximeter. Ito po, kailangan bilhin natin to. Meron naman mga mura. Pag bumaba ito ng 93% o 92%, dipilit natin, huminga. Pag mababa sa 93-92, kailangan po pa-admit sa ospital. Or kung hindi, magdadala ng oxygen sa bahay. Pwede rin. Diba? Ito binabantayan. Ibig sabihin, nasisira na yung baga. So, paano ito gagamutin? Hinga. Every hour for 2 minutes, hinga. Kahit wala pang sakit, practicein na natin. Kaya yung mga swimmer, maganda to eh. Malakas na yung baga nila. Ay, may bagong pag-aaral. Yung mga nag-exercise 5 times a week na naglalakad, nagja-jogging, nagpapapawis, mas nabubuhay sa COVID. Yung mga hindi nag-exercise, mas namamatay sa COVID. Bakit? Malakas ang baga nila eh. Diba? Malakas yung lungs nila. Kahit sirain ng ilang porsyento to ng COVID, buhay pa rin. Pero kung mahina ang baga, kulang sa ano, mabilis mahapo. Diba? Okay? Family members, dapat maghuhugas lagi ng kamay. Baka mahawa kayo. Separate ang may sakit. Sariling kwarto, sariling CR sana. Kung po pwede, hiwalay. Pati pagkain niya, hiwalay. Ito po, mga Doc Lisa. Thermometer, pulse oximeter, mga kailangan. Tissue, tubig, face mask, gloves, kung gusto mo, vitamins. Ito po, tsaka panlinis. Itong mga supplement, posibleng may tulog, wala naman masama. Wala naman talagang clear na pag-aaral, pero hindi sila makakasama. Kahit wala pa kayong COVID, uminom ng may vitamin C, 500 milligrams once a day, pwede na yon. Vitamin D, pwede rin. Pwede rin ng zinc.
pwede rin ang multivitamins. Wala pong problema, pampalakas ng immune system. Ito, mga pagkain mataas sa vitamin C. Melatonin, hindi pa malinaw yung pag-aaral, pero pwede rin. Safe naman siya na supplement. Gaganda rin yung ano mo, pagtulog. VCO, may konting pag-aaral na may tulong, hindi ba ganun kaklaro? Walang masama, kung gusto nyo ito inumin, okay lang. Kung walang pera, multivitamins na lang. Or kumain tayo ng mas masustansyang pagkain, okay din po. Nutrition support sa may sakit, napakalaga pagkain para lumakas. Pag may sakit, pilit kain, pilit. Ito, ano ba ito? Tingnan niyo, Doc Lisa. Mansanas, itlog, saging, di ba? Vitamin D, itlog, juice, yan, isda, napakaganda. Ito po, pag may sakit ha, ito kailangan nyo. Kailangan nyo labanan yung sakit. Tatalunin natin yung virus. Kahit anong sakit, to, nilagang manok, napakasarap. Very healthy, panlaban yan sa sipon. Monggo, okay lang po kahit may arthritis, okay lang po yan. Hindi nakakataas ng arthritis yan. Sa tamang konti-konti lang. Favorite natin, sinigang na bangus. Pakbet. Basta gulay, ito. Mais with malunggay. Napaka-healthy. Pag ito kakainin natin, lalakas tayo agad. Pilitin ang may sakit. Kanin. Ang gusto ko ang kanin, medyo malambot eh. Lugaw, kanin, para madali makain. Para hindi mahirapan ang tiyan. Kung ganito katigas ang kanin nyo, baka sumakit pa ang tiyan mo eh. Mas damihan ng tubig. Lastly, para hindi tamaan ng severe COVID, tingnan natin, malaki po ang benepisyo. Mas panalo yung nagpabakuna kaysa sa hindi nagpabakuna. Pakita natin, Doc Lisa. Vaccinated, kung nagpabakuna na po kayo, 2 doses, mas hindi kayo magkakasakit, mas mild ang sintomas, tulad ng sinabi ko, mas hindi na sila nilalagnat. Pero pwede pa rin tamaan at mas maikli, mabilis gumaling. Pag hindi kayo nabakunahan, mas matindi ang sakit, pwede ma-ICU, merong talagang malala, mas matindi sintomas at mas nakakahawa. Pero hindi porke bakunado na kayo, superman na kayo. Wala pong superman. Itong mga bakuna may tulong lang. May tulong, may panalo, pero hindi siya parang magic eh, na ano pa rin. Mas panalo, ibig sabihin, mas nakapractice yung katawan mo laban sa COVID. At meron din isang pag-aaral, i-add ko na rin sa inyo mga bagong pag-aaral, na yung mga taong na-COVID na siya, nahirapan na siya, tapos nagpabakuna pa siya twice, mas matibay sila sa COVID. Kasi parang nabakunahan sila 3 times eh. Na-COVID sila, nalabanan ng katawan. Tapos may bakuna pa sila. Mas malakas sila laban sa Delta variant at COVID kumpara sa atin na bakunado lang. Pero may laban din tayo. Ang pinaka-delikado, yung hindi vaccinated. Yung totally hindi vaccinated, hindi pa nako-COVID, hindi pa nakakatry nito, yun po. Ha? So, yun lang po ang payo natin. Saan po nakatulong itong video? Dasal lang, tulong lang. At hopefully, one day, pag susundin natin to, makakaahon din po tayo. God bless.